Sir Johnson, papaano ba maiiwasan itong tinatawag nating foreclosure? Kung sakali at nakikita natin na medyo nahihirapan tayo ng pagbabayad, makipag-usap na tayo agad sa bangko. Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ito po muli si Atty. Tiamson at kasama ko po si Atty. Katigbak. At ngayong araw na ito ay ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa foreclosure ng mga lupa sa bangko. At tayo po ay nag-imbita ng isang batikan at talagang napakagandang lalaking bankero. Ipapakilala po sa inyo ni Atty. George Katigbak ang ating guest for today. Ito naman po si Attorney George Katigbak. At ating pong i-welcome si Sir Johnson Melo, ang ating pong magaling na bankero. Mahigit 15 taon na po nating kasama sa pagtutulak ng mga bagong mga reforma. Si Sir Johnson po ay ang Vice President ng Lipa Bank. Siya rin po ang miyembro po siya ng Foundation for Economic Freedom. At siya po ay director, bigatin to sir, director ng Board of Trustees ng Rural Bankers Association of the Philippines. Ayan, so magandang umaga po, Sir Johnson Melo. Magandang araw po sa ating lahat. Simulan ko na po. Ang una po nating katanungan ay, ano po ba ang ibig sabihin ng foreclosed property? Magandang umaga, Sir George. Magandang umaga, Attorney Erwin. Isa na namang napakasayang araw nitong ating pag-uusap at ako'y natutuwa at ako'y naimbitahan niyo ulit. Isang karangalan para sa akin ang makasama ulit dito sa inyong Usapang Lupa upang makapagbigay ng ilang mga informasyon. Partikular dito sa foreclosure ng mga property. At alam niyo, ang foreclosure, isa yan sa pinakahuling ginagawa ng bangko kapag talagang hindi na makasingin doon sa ating mga borrowers na nangungutang na may mga nakaprendang real estate properties. Ayaw namin yan, kaya lang wala kaming ibang paraan upang makakolekta, kundi ang ma-foreclose natin yung kanilang property. At ito naman ay dumadaan sa proseso ng ating judicial system. Sir Johnson, maaari mo bang bigyan ng tip ang ating mga tagapakinig kung paano ba maiiwasan itong tinatawag nating foreclosure o pagremata ng lupa na nakasanla sa bangko? Kaya po na nabanggit ko, medyo ayaw namin ng foreclosure hanggat maaari. Una-una, mag-astos ang proseso at saka matagal din bago tayo makakolekta dahil naroon tayo tinatawag na 1-year redemption period pa kahit ma-foreclose natin ang property. Ngayon, para naman sa ating mga borrowers o ating mga pangungutang, sikapin natin na kapag tayo ay nakipagkasundo sa isang utangan, ay magawa natin ang paraan na magampanan yung ating pagkakautang. Kung sakali at nakikita natin na medyo nahihirapan tayo ng pagbabayad, makipag-usap na tayo agad sa bangko kung ano ang kondisyon ng ating pamimera o yung takbo ng ating pamimera na sa English tinatawag natin cash flow. Kung merong kinakailangan restructuring o modification ng payment, yung dating amortized payment mo, kung baka po pwedeng interest lang muna for a certain period habang nagre-recover ka ng iyong cash flow o ng iyong pinanggagalingan ng pagkita. Sapagat ang bangko naman, hangga't maaari, ang gusto niyan ay makolekta lang yung kanyang ipinautang. Dahil alam niyo po, kami po ay may obligasyon sa aming mga borrower na hangga't maaari, maibalik din namin yung kanilang pera. Sapagkat ang pera pinapatakbo po ng bangko, ito galing sa ating mga depositors at kailangan namin protektahan yan. Ngayon, may iwasan ng foreclosure kung maagap tayo sa ating pagtugon sa ating obligasyon sa ating utang. Lahat ng maaaring o posibleng paraan para huwag ma-foreclose o huwag nating i-abandon na yung ating pagkakautang, gawa natin ang paraan. Ipaalam natin sa ating mga kasama sa bahay, sa ating mga kamag-anak, yung ating problema. Baka sakaling yung ating kamag-anak makakatulong upang mahanapan tayo ng paraan para mabayaran ng pagkakautang. Kung medyo nahihirapan kayo doon sa inyong amortization ngayon,
baka maihanap nyo ng ibang banko o ibang financial institution na makapagpapaluwag sa inyo upang mas mapababaan ang inyong pagbabayad. Kung talagang walang-wala na kayong option para mabayaran yung pagkakautang at para hindi ma-foreclose, ano? Ang isang paraan yan, tingnan nyo kung malapad naman yung lote na nakasangla, baka pwede ibenta nyo yung portion para may matira pa rin sa inyo. Nang sa ganun naman, ay nabayaran nyo yung inyong pagkakautang, meron pa kayo natitira sa inyong ari-arian. Yun po ang ilan sa mga pwede natin gawin para maiwasan natin yung portion. Ay, napakarami palang paraan para maiwasan ng foreclosure. Ano po, pwede pa lang makipag-usap sa banko. Parang pwede nga tumawad muna. Ano, pwede pala yan, ano sir? Pero kung sakasakali pong hindi na po talaga nagawa ng paraan at na-foreclose na ang isang property, may remedyo pa po ba, Sir Johnson? May paraan pa po bang magagawa dyan? Ang foreclosure, ano, under dito sa section 47 ng General Banking Law, binibigyan ng isang taon pa ang borrower kung saan na foreclose ng property upang ma-redeem yung kanyang na-foreclose na property. Maliban na lamang kung juridical entity o mga korporasyon, hanggang 90 days lang, 3 months lang yung redemption period na binibigyan. Kung talagang wala na kayong paraan para mapigilan ng foreclosure at talagang nauwi na sa foreclosure, no? Sinasabi natin merong isang taon pang ibinibigay para i-redeem yung ating na-foreclose sa property. Ang kailangan lang siguro makipag-usap pa rin sa banko, no? At alamin natin kung sakasakali bang i-redeem namin yan sa loob ng isang taon, makipag-usap kayo kung magkano yung magiging redemption amount. Para na sa ganun, kayo at ang inyong pamilya makapaghanda kung paano ang inyong gagawin upang malikom yung redemption amount. Pwede nyo rin alamin kung yan ba ay mababawasan pa. Sapagkat ayon dun sa General Banking Law, ang redemption amount ay hindi yung market value pinag-uusapan. Pinag-uusapan dito yung inyong pagkakautang plus interest, penalties at lahat na naging gastos ng banko sa proseso ng foreclosure. Kaya nga minsan mas mabuting ma-foreclose ng maaga para mas kukunti yung mga penalties at interest. Sapagkat kung nagtagal yan bago na foreclose, ay ang susumahin nating interest at penalties ay napakahaba. Meron naman tayong pwedeng gawing paraan na habang nasa redemption period, maghanap din kayo ng other financier na pwedeng mag-take out ng inyong pagkakautang na ito, karamihan doon sa aming mga tinulungan, alam nyo, na foreclose yung kanilang properties, yung kanilang house and lot. Nagkataon yung kanilang mga anak ay mayroong hanap buhay na at nakapag-loan sa pag-ibig, at yung loan sa pag-ibig ang nag-take out ngayon doon sa, o nag-redeem ng kanilang property doon sa pagkakautang nila sa amin. So tinulungan namin sila sa proseso na gano'n. So pwede yan sa pamamagitan ng pag-utang pa rin sa ibang institusyon. Ano? Maaari ninyong iparedeem yung inyong properties na naka-foreclose. Napakaganda ng talakay mo, ano, Sir Johnson, ano? Ito naman, ano, kung talagang na-foreclose na talaga yung property at hindi na talaga natubos, ano? At ikaw naman, gusto mong bumili ng isang property na na-foreclose ng banko. Ano? Nakakita ka sa listing, ano, kasi inililista 'yan eh, ano, kung ano yung mga available na mga lupa na maaaring mabili pero mga foreclose. Ano naman ang maaari mong i-share na tip sa ating mga tagapakinig kung ikaw ay mamimili ng isang foreclose na property sa banko? Tama yan, Attorney Irwin, no? Safe naman bumili ng foreclosed property sa mga banko. Dangan nga lamang, ang pagbili natin ng foreclosed properties, kalimitan na kalagay dyan is as is where is. Kung ano mang kondisyon ng property, pati dokumento niyan, ay kasama sa iyong bibilin. Kaya nga't katulad pa rin ng isang masinop na mamimili ng property. Una, ay ating lilinawin yung documentation ng property. Una, nandoon pa ba
yung dating may-ari kung saan na-foreclose yung property. Sino ang may possession noong property? Ang bangko na ba o yung dati pa rin may-ari o may iba pang third party na may possession ng property? Pangalawa, alamin natin yung dokumento. Baka naman may mga dispendence yan, may mga adverse claim. Kasi kahit naman na-foreclose ng bangko yan, hindi man natin may iwasan minsan may mga third party na maghahabol o kamag-anak noong dating may-ari na naghahabol at magpapile sila ng case against the bank. Normal yan pagka talaga ayaw nilang bitawan ng property or naghahabol pa sila ng panahon para ma-report yung property. So sa ganung punto, kailangan magkaroon tayo ng due diligence pa rin. Alamin natin sa bangko ano ba ang mga kondisyon nitong property na ito in terms of documentation at saka yung physical attributes ng property. Kung ito gagawin yung dwelling place o magiging bahay nyo mismo, masinot ninyong busisiin yung mismong bahay o structure, no? Para nasusuman nyo rin kung ano pa yung mga pwede nyong gastusin. Ganun din, ipagtanong-tanong nyo na sa barangay, pati yung mga magiging kapitbahay ninyo kasi diyan mo ititira ang iyong pamilya. Alamin nyo rin kung ito bagang lugar na ito ay dating binaha o ano ang nangyari nung pumutok ang bulkan baga o nagkaroon ng earthquake. Ano ang kondisyon? Kasi kailangan meron din tayo hazard mapping bilang buyer. No? Para ka rin bibili ng kotse, alamin mo rin lahat ng kondisyon noong property na binibili. Sapagkat mahirap magsisi sa bandang huli. So, investment natin yan, alagaan natin. Ano ba ang potential na maaari pang gawin dito sa property na ito? Para kung investment ang iyong paglalagay diyan, kailangan titingnan mo rin ano ba ang future na paglago doon sa ekonomiya doon sa lugar. Kung ngayon residential, baka bukas makalawa, magiging commercial na yon. So yung investment sa pagkakabili ng property ay kikita naman kinabukasan. Yun yung ilan sa mga dapat nating tingnan, tandaan. Ano? Sapagkat hindi porket nasa bangko ang titulo, tapos na. Magkakandak din tayo ng sarili nating due diligence. Lalo pa, inyong lilinawin sa bangko kung sino ba ang magbabayad ng buwis kapag ka ito ay ibinenta ni bangko. Kasi kay kalimitan, ang nangyayari ay sagot ng bibili, pati capital gains tax, transfer tax. So, kailangan malinaw yon para nasusuman nyo kung magkano magiging total value ng inyong investment. Dahil sa sabi nga natin, ang pagbebenta ng bangko ay as it will is. So, kung ano mga attributes yan, maaaring sa dokumento, sa buwis, o kaya ay doon sa possession, eh, kasakasama yon sa inyong bibilhin. Mahirap magsisipo sa bandang huli. Kaya kailangan maging masinop tayo sa pagkilatis ng mga dokumento at mga physical na kalagayan ng property. Ang dahil palang kailangan malaman at kailangan siguraduhin muna, no, sir. Pero kapag po ito ay nabili na, pwede po itong malipat na sa nakabili. Ano? So, paano po ba nililipat ang ownership ng mga foreclosed properties na ito mula sa bangko papunta sa nakabili? So, merong dalawang paraan. Una, kung kapos ang inyong pambili at meron lang kayong pang down payment, pwede kasi magkaroon ng sales contract yan para hindi bigla ang inyong investment. Ano? So kapag natapos yung inyong pagbabayad, saka kayo ngayon i-issuehan ng absolute deed of sale. No? Pero sa ating pong regulasyon sa BIR, kapag ka nasa 25% na ang ating down payment, kailangan na po nating magbayad ng capital gains tax. So, kailangan ho, yun ay ating gagampanan na rin agad kasi mas malaki ang babayaran natin pag tayo ng penalty. No. At kapag natapos na, nakapag-issue na ng deed of sale ang bangko, makakuha na tayo ng certificate authorizing registration mula sa BIR, ito naman po ay agad-agad ding maililipat sa Register of Deeds. So, ang tanging babantayan lang natin dyan pagbili natin ay yung maagapan natin ang pagbabayad ng capital gains tax at saka ng documentary stamp tax. Nasa ganun ay hindi tayo ma-penalty sa pagbabayad. At yan naman, kung sakaling matapos na natin yon, ang titulo
noong property na ating binili ay agad-agad namang malilipat ng maayos sa ating posisyon o kaya sa ating pangalan. Napakaganda ng ating talakayan at muli nagpapasalamat ang Foundation for Economic Freedom kay Sir Johnson Melo sa pagpapaunlak niya na magpaliwanag sa ating programang Usapang Lupa tungkol sa mga foreclosed property ng bangko. Ito pong muli si Attorney Edwin Tiamson at sana ay patuloy kayong sumubaybay sa ating Usapang Lupa. Ito naman po si Attorney George Katigbak. Magsasabi ng stay safe at nagpapasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Sir Johnson Melo. Maraming salamat, Sir Johnson. Everybody, stay safe sa susunod po muli. Maraming salamat sa isa na namang oportunidad upang makapagbahagi ng ating kaalaman. At kami natutuwa kasi bahagi ito ng tinatawag nating financial literacy. At upang sa ganon, ang ating mga kababayan ay maintindihan yung proseso ng pagbabangko, lalo higit dito sa pag-foreclose ng property at pagbili ng mga foreclosed properties. Sana kahit papaano ay nakatulong ito sa ating mga kababayan. Maraming pong salamat ulit at magandang araw sa inyong lahat. Para sa updates at previous episodes, i-like ang Support to Agri-Free Patent Reform Act RA11231 Facebook page. At subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ng FEF at Spotify podcast ng Usapang Lupa.